Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Dearest TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update nating ito ngayong araw po ng Miyerkules. So una, no, ibabahag ko sa inyo itong ratings na nakuha po ng Itbulaga for July 30. Ito yung birthday ng Itbulaga kahapon yan ha, Tuesday. NUTAM Aggregate Official Overnight Data, no? So ang nakuha po ng Itbulaga ay 4.3%. Ang nakuha nila sa TB5 ay 3.8 at sa RPTB naman ay 0.5. So ang taas ng ratings ng Itbulaga ha. Talagang tinutukan po pala kahapon ng mga netizen at televiewers itong 45 anniversary or birthday ng mga Dabarcads at ng Tito Vic and Joey. So nakakatuwa lang, no, sana tuloy-tuloy na po yung pagtaas ng ratings ng Itbulaga, no? 4 point something ganyan. Kasi nakakatuwa lang dahil napakaganda naman talaga, no, ng layunin po ng Tito Vic and Joey and syempre ng Itbulaga ang tumulong instead na mag-celebrate at idaos ang 45 anniversary sa malaking venue. Pero ang ginawa po nila, itinulong na lang nila yung gagastusin nila doon sa mga nangangailangan, sa mga nasalanta po ng bagyo. Super nakaka-proud mga kadabarkads. At alam ko, maging kayo, ganito rin po yung nararamdaman ninyo. Diba? At since tapos na tayo sa ratings, no, para kahapon, kasi marami pong nagtatanong eh. Ratings lang to ng Itbulaga, hindi nakasama yung iba dyan kasi alam naman natin, diba, na hindi patas ang laban. So, ratings lang ng Itbulaga ang maghahari dito sa update natin, okay? So, tapos na tayo sa ratings, punta naman tayo sa ads count for today's video or sa ganap na to ng Itbulaga ngayong araw. Alam nyo mga kadabarkads, ang daming ads na pumasok po sa Itbulaga and nakakaiyak to, grabe, nakakaiyak dahil alam nyo yun, parang tears of joy syempre kasi itong sinusuportahan nating programa eh binabalik po sa kanila yung tinutulong po nila sa kanilang mga kapwa, 'di ba? So ang ads count po update July 31 ngayong araw, July 31 2024, GAP 1 23 TV ads, no? 23 TV ads sa GAP 2, 27 ads, and then sa GAP 3 'yon ang mas malaki, 31 TV ads, no? Parang tinalo pa yung ads count kahapon, ha? Parang nasa 79 ba? Or 71, 72 yung ads count nila. Kasi ngayon mas malaki eh, oh. Nasa 81 TV ads. Hindi na po yan masama, mga kadabarkads. Sobrang malaki na po yan. Kaya naman, maraming salamat po sa mga advertisers, sa mga sponsors po ng TBJ and syempre sa Itbulaga. Hindi po magpapatuloy ang Itbulaga kung wala po kayo. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, no? Magpatuloy lang sana ito ng Itbulaga, itong mataas na ads count. Dahil napakaganda po talaga ng layunin ng Tito Vic and Joey. Samantalang bago tayo magpunta dito sa isang Dabarcads natin, ano, na umiyak sa kanyang revelasyon, ibabahagi ko muna sa inyo itong picture ni Baby Mochi. Karga-karga po ni Raisa May Dizon. So ito ay nirepost ni Pauline mula sa Instagram account ni Raisa May Dizon. So malaki na po si Bibi Mochi. Parang 6 months na ata siya, no, nung nakaraang araw. Hindi ako nagkamali. 6 months or 7 months, correct me if I'm wrong na lang. So ayan po, karga-karga siya ni Raisa May Dizon nung nangyari ito kahapon, ha. So hindi ko alam na dala pala si Bibi Mochi sa Itbulaga Studio kasi ang nakita ko lang ay si Bibi Tali. So baka hindi na lang po in-expose, no, sa audience or sa live audience itong si Pauline kasi nga, 'di ba? Safety una, safety first, 'di ba? Kasi napaka-baby pa po nitong si Bibi Mochi, ang ating babying baby na Dabarcads. So ayun, magpunta na tayo ngayon sa hot topic natin, ano, tungkol po dito sa isang singing queens ng Itbulaga na walang iba kundi ang kalog na kalog at napaka-energetic na mahal natin na si Samantha Rascal. So nag-live po siya, no, nag-live po siya after po niyang
After po niyang makauwi from 45 anniversary ng Eat Bulaga. So kahapon yan, nag-live po siya bago po siya matulog. And nagkwento nga po siya doon ng mga, alam niyo yun, may nagtanong kasi sa kanya na anong pakiramdam mo sa Manta Rascal na nasaksihan mo yung pagdaraos ng Eat Bulaga, ng TBJ, ng anniversary nila sa kanilang 45 years. And sabi niya nga, na-amaze daw po siya. Na-amaze siya sa TBJ, sa Eat Bulaga, sa mga Dabber Cads, na napakaganda daw po ng layunin. Instead daw na mag-celebrate sa malaking venue, ay mas itinulong na lang sa mga taong mas nangangailangan po ng tulong. So doon siya na-amaze. Napaka mapagmahal daw ng TBJ, ng Tito Vic and Joey. Hindi daw nila nararamdaman yung pressure, hindi sila pinepressure sila mga singing queens. And syempre, yung tunay na malasakit po ng Tito Vic and Joey ay nando doon. Napakaganda daw po ng layunin ng TBJ para po sa kanilang programa. At doon po na-touch ng sobra-sobra itong si Samantha Rascal. Hindi daw niya ine-expect na ganun yung masasaksihan niya sa Tito Vic and Joey. At alam niyo po ba, meron pa po siyang isang revelasyon, dahilan para po siya ay maiyak ng sobra-sobra habang siya po ay naka-live. No? Siya po ay naka-live. So, ganito po kasi yan. Hindi daw po ine-expect ni Samantha Rascal na makakabilang siya, no, sa Eat Bulaga at maging legit Dabber Cads. Kasi nung una daw talaga, parang may nagtanong sa kanya na ganito, paano kung maging miyembro ka ng Eat Bulaga? Tapos sinabi niya na, ha? Paano mangyayari yun? Anong dahilan, di ba? Parang ganyan. Parang wala talaga sa isip niya na maging parte po ng Eat Bulaga. Tapos isang araw, ayun na lang, binigyan na lang po ng Diyos. At ngayon niya lang na-realize yung mga bagay-bagay na napakaswerte pala. Napakaswerte ko pala. No? Yan po ang sabi ni Samantha Rascal. Napakaswerte ko na dinala ako ng Diyos dito. Maging parte ng Eat Bulaga. So habang sinasabi po ito ni Samantha Rascal sa kanyang live, alam niyo po ba, umiiyak din po ako, no, habang sinasabi niya yan. Kasi si Samantha Rascal, nakikita ko din na habang sinasabi niya yung mga kataga na yan, umiiyak din po siya. Umiiyak po siya. Tears of joy yan, ha. Tears of joy yung nararamdaman dito ni Samantha Rascal habang siya po ay nagsasabi ng kanyang pakiramdam, no, sa pagiging parte niya po dito sa Eat Bulaga. Sabi nga po ni Samantha Rascal, napaka-bless niya. No, napaka-bless niya kasi sa dinami-rami siya pa talaga yung napili na maging parte ng Eat Bulaga. So maging ako din po mga ka-Dabber Cads, sobra po akong naiyak, no, sa revelasyong ito ni Samantha Rascal sa kanyang naging live. At meron pa po siyang ni-reveal, tungkol naman sa kaganapan sa loob ng Eat Bulaga. Nagkaroon daw po ng meeting. So mamaya pag-usapan natin yan sa isang channel, doon ko na lang po i-update, okay? So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.